Yun guys, pag-usapan natin ngayon yung dalawang klase ng magnanakaw na malupit at big time. So by the way, kung bago ka sa aking channel, my name is Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. So ngayon kung gusto mo ng ideas na law, crime law and motivation, hindi ka nagkamali, dito ka pumunta sa aking channel kasi ang mga i-discuss natin dito, yung mga i-upload, yung crime law at yung mga madalas nating magamit na batas na pwede nating i-apply sa sarili natin at sa ating pang-araw-araw, at yung motivation na talaga namang inspiring. Yun guys. Kaya make sure na mag-subscribe ka at pag-i-click mo yung bell button para hindi ka, para manotify ka kung marami tayong bagong video i-upload for this coming 2020. So, ang plano natin ay maubos yung revised penal code, pero unahin natin yung mga applicable sa atin na nangyayari at madalas nating magamit, lalong-lalo na yung ikaw ay isang empleyado. At ako din po kasi isang empleyado, ay pag-usapan natin yung karapatan mo bilang isang empleyado hanggang sa matapos ka sa pagiging employee mo. Ano ba ang iyong karapatan? Ano ba ang dapat na forecast? Meron tayo mga uploaded video dyan. Ano ba ang dapat sa'yo? At ano ba ang karapatan mo hanggang saan ka ba? Hanggang saan ba ang employer? Ano ba ang boundaries? So, itatakil natin yung revised penal code and DOL, Department of Labor and Employment Rights, yung mga nakasulat dyan. Pilit natin yang iintindihin. Yan guys. So ito, i-discuss ko sa inyo yung dalawang klase ng magnanakaw. Yung isa dito, yung nahuhuli, ay ang pagkapag gusto niyang magnakaw, ay nagnanakaw na siya, tapos tumatakbo. Yung pangalawa guys ay ito ang malupit. Tatakbo muna siya bago siya magnakaw. Ito yung marami sila. Kapag hinuli ay hindi nahuhuli kasi nakakasibat. O kaya mahuli man sila ay hindi sila kasya sa kulungan. Ayan. Tanongin kita kapatid, disorganized pa dyan sa area mo? Marami bang kulurong na transport? O, ang dami. Disorganized ba ang vendors dyan? Baka naman. So yun. So kayo na mag-isip. Diba? May bayad ba ang clearances dyan sa inyo? Magkano ba? So, yung iba libre. E yung iba naman, sandaan. Parangay clearance, sandaan. Huwag. Police, double uncharge. Meron ng official receipt. Meron pang computerized na 150. OMG. O, baka naman, German. O, kayo na. Kayo na ang humusga. Pang kape, mahal ng kape, kape 5 piso lang, 3-in-1. So yan guys, abangan nyo ang marami pa nating mga videos. Thank you for watching, at muli ako nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At kung magsusuporta kayo guys sa channel, huwag kayo doon sa malakihang channel na, kasi doon hindi kayo mapapansin. At kung yung content creator ay mayaman, iba ang
ano doon, iba ang karanasan na sasabihin sa inyo. Hindi nila alam yung talagang galing sa status ng pinakamababa. Ano lang yun, pugi lang tingnan, pero puro ang ano doon, puro teorya. Kung talagang malalim yung tanong nyo, yung sa realistic na nangyayari ay tagilid kayo doon, hindi kayo masasagot. Pero sa mga ganitong channel, maliliit lang at talagang alam nyo, ramdam nyo na nasa totoo talaga yung sinasabi niya at malapit sa katotohanan. Yung malapit sa katotohanan na parang yung bata dumaan sa puwet. Ayun, malapit sa katotohanan, di ba? Inches lang, maniwala ka na. Konti lang ang pagitan, no? Wala pa ang isang inches, hindi ka pa maniniwala. Dito ka, kasi sigurado ko sa'yo, mai-entertain ka at promise masasagot yung tanong mo. So yun guys, thank you for watching. My name is Pulisya ko. At muling nagsasabi, kung hindi lahat ng pulis ay nasa presinto, mayroong isa nasa YouTube. So thank you for watching and see you again my next video.